Paano gumamit ng custom ROM driver sa ating Dolphin Emulator? Since yung mga bagong update na ito is, pwede na tayong gumamit ng custom driver gaya ng sa Beta 3K sa ating PS Vita Emulator, tsaka sa Citra, sa Yuzu, sa ating Nintendo Switch Emulator. So let's start. Una, open natin yung settings. Una tayo lang dito sa graphics settings. So scroll na lang. So makikita nyo dito yung GPU driver sa pinakababa. So click nyo yan. Tapos install nyo yung driver. So lalabas ito, hanapin nyo lang yung mga drivers nyo. So yung sa akin, ito. Dahil yung chipset ng phone ko is Snapdragon 678. Tapos may Adreno 612. So yung gagamitin ko is yung pang Adreno 600 series. So ito yung Turnip 23.3.0. So, pag may nakita kayo ditong A6 na XX, ibig sabihin yan, siya yung pang Adreno 600 series. Yun, click nyo lang. So, nakalagay dito, GPU driver installed successfully. So, ganun lang kasimple kung paano mag-pagana ng custom driver. Pero, ang tanong is, gumagana kaya? So, subukan natin. Open natin yung larong Zelda, Twilight Princess. So, dito sa ating upper right screen, makikita nyo yung ating FPS counter. So, makikita nyo dyan kung merong lags sa laro. Okay. Wait lang. Setup lang muna natin ng maayos. Merong yata isang setup na ayun, wala. So, ano on natin itong skip EFB access from CPU. Kailangan to ng larong to. Pero may mga laro na kahit hindi siya nako, okay naman. Pero itong sa Zelda, kailangan talaga. So yan, nakita nyo? Nag-blue na siya. So let's start. Create a save file for this game. Okay. Create tayo. So, yan. End lang natin. Oops, ito nakakontrol na natin. Ayan, oh. Nakita nyo yung max speed natin is 120%+. And yung speed ng binibigay sa atin ng emulator is 99 to 100. So, napaka-smooth. So, yan, na-working yung ating custom driver. Sa mga nahihirapan, sa default, pwede nyo i-try yung custom driver kung malag sa inyo. So, hanggang dito na lang guys. Please hit nyo naman yung like button and subscribe ko na rin sa akin channel. Kung mahilig ka sa mga emulation tutorial and retro gaming, yan, magugustuhan mo yung channel ko. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!